Mars, good morning! Eto, kararating lang namin, galing kami na malengke. Sa halagang 1.5, marami na akong nabibili. Papakita ko sa inyo. Ayan, bumili ako ng hotdog. Isda. Ayan, may bangus. Ayan. Saka itong baboy, 2 kilo, mga gulay. Ayan, dami. Ngayon, ituturo ko kung paano tumagal yung gulay natin na umabot pa siya ng 15 days na hindi ito masisira. Ayan. Namamalingke kasi ako every payday lang. Sa isang buwan, 2 beses ako mamamalingke. Talagang 1.5. Marami na akong mabibili nun. So, ang ginawa ko kasi sa isang buwan, 2 beses lang ako mamalingke, itong mga gulay na to, yung mga gulay na pinamili ko, ibabalot ko siya sa newspaper saka babalutin ko ng plastic. Alam mo na, yung mga pinagbilhan ko na mga pag nag-grocery ako, may mga ganito. Yan, hindi ko yan tinatapon kasi dyan ko ibabalot yung mga gulay. Kasi pag hindi mo balutin, parang nasa natutuyo. So, ito yung ginagawa ko para hindi masira ang gulay at umabot ito ng 15 days or higit pa. Ayan mga Mars, babalutin na natin yung gulay. Yan. Saka ipasok natin siya sa plastic. Yan, meron akong ano dito, biniling carrots nung nakaraan pa to. Yan, hindi siya nasira. Mga sobra 15 days na to. Ayan. Hindi siya nasira. Tinan mo, tumubo na lang. Pero hindi siya nasisira. So, abot pa to ng 1 buwan. Joke lang. Pero yung mga sibuyas, bawang, hindi ko na siya binabalot sa plastic kasi sa papel kasi mabilis masira. Ganito lang siya. Oh. Nilalagay ko lang siya dito. Ito halagang 50 pesos, no? Marami na siya, 50 lang. Dito ko lang siya nilalagay, hindi ko na siya nilalagay sa fridge. Yan, dito ko lang nilalagay yung sibuyas tsaka bawang. Okay mga Mars, that's all for today's video. Thanks for watching. Bye!